Aso ganyan rin. Ay, naku, Diyos ko, nakaka-stress yung issue ni Sharon Cuneta. Pag-usapan natin mabilis, Sharon Cuneta Leo Salonga. So, si Sharon Cuneta, actually, hindi si Sharon Cuneta eh, si Frankie Pangilinan, yung anak niya kay Kiko. Sabi ni, ano, sa, de, napapansin nyo naman, over the past week or so, left and right yung coverage ni Frankie Pangilinan, feeling ko may media blitz. Mga media blitz ng mga dilaw, corny. So, de, syempre, ang Frankie, reklamo, ganun-ganun, na wala naman problema, edi magreklamo siya. Kaya lang, ang diferensya, yung, syempre, yung mga reklamo naman ng batang Frankie, minsan, na ano, parang, eh, alam mo yun, parang, eh, ganun. Pero, ang problema, yung may isang nabuisit kay Frankie, parang sinabi na, naku, kung 12 years old lang ako, ganun, may gagawing masama sa kanya. Tapos, ano, nagalit si Sharon, nabasa niya. Nagalit si Sharon Cuneta, didemanda raw, ganyan-ganyan. Weh, sa akin naman, number one, ano, yung mga, ano dyan, mga supporter dyan, o kung ano man, magalit sa mga kilakiko, ilagay nyo lang sa tama yung ano, ilagay nyo lang sa tama yung bira ninyo, wag lang, walang personal, walang baboyan. Hindi naman kailangan na yan eh. Ano ba yan, may, ali, bumabalik yata yung ano, wala, bumabalik yung ano, yung, wala, okay, balik tayo. Yung ano, yung parang ipis na grasshopper kanina. Okay, balikan natin. So, kayo, kung mambabara kayo sa social media, siguro din yung kaya nyong pangatawanan nyo pang pinagsasabihin ninyo. Eh, theoretic, ano, if we will, ano, strictly interpret yung sinabi niya, eh, parang hypothetical insult lang yon. Kasi yung nagsabi naman, eh, Thundercats na, matanda na. Eh, sabi niya kung 12 years old siya, eh, hindi na siya 12 years old. But then, regardless, hindi ganoon na magiging basa ng makakabasa noon. At siyempre, magiging basa nila Ate Shawi, ere-rapin mo yung anak niya. O, edi siyempre, bilang nanay, maluloka siya. Diba? So, ilagay nyo lang sa tama yung mga banat ninyo. Umayos kasi kayo, o inyo makareply. Akala ninyo, walang magre-react. Tapos, pangalawa naman, ano, yung mga artista din naman, kung ayaw nyo na nababastos din kayo, eh, kasi freedom of speech siya, no? Dahil i-exercise mo yung freedom of speech mo, i-exercise din niya yung freedom of speech niya. Di ba? Pag ano, you get what you give. In fairness naman daw, yung binigay kay Frankie, medyo OA naman. Ganon. So, alam mo yun, wag na tayong mag, ano, wag na tayong mag, wag kayong mag-overboard sa banat. Kasi alam ninyo, may karma yan eh. Isipin ninyo, halimbawa, tingnan nyo tong si Maria Ressa, bumanat ng sablay. O ano nangyari? Na-convict si Gaga. Di ba? O halimbawa, sample lang, totoo lang, si Mocha. O ano ginawa? Ako, hindi ko kasi, ako kasi, ang ginagawa ko, pag may kalaban ako sa politika, halimbawa, hindi ko gusto yung polisiya na ginawa niya, yung bill na sinambit niya, hindi ko gusto yung patakaran niya. Ang una kong ginagawa, kinakausap ko ng diretso yung opisyal, para diplomasyahin siya. Sabi ko, sir, ayoko na halimbawa na mag-away tayo. Ayoko na magpahiyaan tayo sa social media kasi para sa bayan naman yung gusto ko. Kaya kung po pwede lang po, halimbawa, eh, huwag kayong mag-birthday party habang may lockdown. Ganon. O kaya mag-sorry ka na lang at nang matapos na. Ganon. Eh, so, dinidiplomasya ko muna. Pag hindi ko madali ng diplomasya, tsaka ako, binibira. Ngayon, ang problema, eh, di ba, alam natin kay Mocha, konting kibot lang ng opisyal, mumurahin na or lalaitin na. O ede nung dulo, lahat ng opisyal galit na sa kanya, pero kitripa na siya ngayon. Yung kalitlito na pinagagawa niya, pinapansin. May karma yun eh. So, ang akin lang, I treat, ano, do unto others, mga ganong eksena. Ayan. So, ngayon, yung sinasabihan ko naman ng mga tao na mukhang pangit, eh okay lang naman sabihan niyo ako ng pangit kung napapangitan kayo sa akin. Wala naman akong problema doon. Okay. Next. Loading lang si Xiaowei. Okay, tapos ito na, punta tayo kay Leia Salonga. Aso ganere. Hello, kay si Leia. So lumabas yung eksena ni Maria Ressa, 'di ba? Yung conviction. Tapos several minutes later or maybe an hour later, etong si Leia Salonga nag-comment doon sa kanyang ano, social media account, sasabi niya putang ay Pilipinas, putang ina, hirap mong mahalin. Okay. So ngayon, edi syempre, ang magiging interpretasyon ng tao,
Eh, nag-o-object siya rin sa eksena ni Maria Ressa, dun sa conviction ni Maria Ressa. Kung yun man, ito ha, mahalagang conditional ito ha, kung yung conviction ni Maria Ressa ang nire-refer niya rin sa putangin na Pilipinas, ang hirap mong mahalin, eh, may problema tayo doon. Kasi, kung hindi tutuhanan lang, kung sila yung Salonga, eh, hindi rin marunong magbasa, eh, putangin na, huwag mo kaming sabihan, ah, diba? Tutuhanan lang naman. Kasi, 1 hour pa lang lumalabas yung conviction ni Ressa, nabasa niya niya apparently yung 37-page na decision. Imposible yung 37 pages, tapos may legal precedent, tapos abasahin mo in 1 hour. Ganda mo masyado. Tapos wala pang nakarelease na kopya nun eh. Eh so ngayon, sa akin naman, kung gusto niya magmura out of frustration, eh okay lang naman, wala naman akong problema doon. Hindi, lahat naman na tao napafrustrate din. Hindi din naman kita dyan, madam. Kaya lang, syempre, pagka nagsalita ka ng sobrang bigat at ang reputasyon mo eh pa-sweet-sweet, in fairness kay Leia ha, among the stars, medyo siya yung isa sa mga very vocal, quite vocal about her political opinions. Pero, makikita nyo, sa general na timber, tenor, nung kanyang mga posts over the past couple of years, ano pa rin siya eh, medyo middle ground pa din siya eh. So, yung time na nagmura siya, eh medyo extreme yun. Okay? So ngayon, pag you will go out of the ordinary, yung hindi nyo sanay na response sa'yo ng mga followers mo, tapos ang feeling ng mga followers ni Leia eh mali yung comment niya, eh talaga mamumura siya. Ganun lang talaga yon. Magmura ka, mamumura ka. Ganun lang, you get what you give. So basic dito, I'm not telling Leia na, you know, shut up. Wag na, hindi kailangan yun. Just talk. May freedom of speech ka naman. But you get what you give. Ganun lang. Pag nabara ka, namura ka rin, eh, ganun talaga buhay. Di ba? Ako, nagbumura ako ng tao, namumura ako, eh, ganun talaga buhay. Talaga, mamumura rin ako pabalik. Ganun lang. Okay, next. 3 questions. Tapos, ayun, sabi ni Marife Makalindong, yes, hindi ko ina-expect kay Leia kasi akala ko matalino pa naman siya. Kay Ate Shawi, wapakels lang. Hindi, totoo naman eh. Kasi mga guys, ang mga artista, honestly, we follow them to be entertained. Kaya nga show business eh. So, for example, if you're, ano, halimbawa ako, I have 1.6 million followers. 1.7 na yata, yabang. Okay, ganito, I have 1.6 million followers. Tapos sabihin natin na there's another artista who has 1.6 million followers din. Pero artista siya. Magkaiba kami, kahit magkamukha kami ng dami ng followers. Kasi yung 1.6 million na yun, finallow siya para ma-entertain. Kasi show business siya eh. Yung 1.6 million ko naman na followers, nag-follow sa akin for political commentary. Kasi from the start, political blogger ako, hindi naman ako artista. Kamukha ko lang si John Lloyd, charot lang. Pero hindi ako artista. So ngayon, pag yung 1.6 million, in-explain ko na to dati eh. Pag yung 1.6 million followers ni artista, eh nakabasa, eh sinabihan ni artista ng political stuff, maluloka yung 1.6 million kasi hindi naman yun ang inaasahan nila from the artista. Kasi for example, ako, I'm a very big fan of Sharon Cuneta. Kasi mahilig ako dun sa ano, yung bituing walang nining, yung mga kanta niya nung araw, yung maging sino ka man, mga ganun. Fan ako nun. But, I am not a fan of her politics. Gets ma? Kasi marunong ako mag-compartmentalize. Halimbawa, meron akong isang friend na, pangalanan ko ba yun? Wag na. Basta ganun. So, pag pinalo kayo, tandaan ninyo kung bakit kayo pinalo. So, pag nagsalita kayo ng anything na hindi dun sa kinasanayan ng mga naka-follow sa inyo, eh mamumura talaga kayo. Yun ang totoo dun. Okay. Ngayon, side note lang, nakakaloka yung narinig ko na ano daw, may nagsabi sa akin na ni-name drop pa daw ni Sharon yung tatay niya, yung dati daw mayor ng Pasay, si Pablo Cuneta. So sa akin naman, eh ano naman, kung tatay mo si Pablo Cuneta, bakit babangon ba yung mula sa hukay tapos susugurin yung mga bumibira kay Frankie? Hindi naman. Okay, chill lang. Alam mo, parang Sharon, wag na, nakaka-chip sa image mo. Eh kasi ako naman, kahit bumanat ako ng chip,
sanay naman yung mga followers ko na chip ako eh. So, pag i-ayos siya ron, medyo may konting glamour-glamour yun. Kaya ma'am, level up mo ng konti. Ganun lang. Okay, next. Sabi ni Ruel Barayoga, kinlarify na niya yung statement niya. Sige, mabuti kinlarify niya. Ganun lang naman. Totoo ba yung sinasabi, sabi ni Maria Kahanding? Ito yung long time ko na follower na laging namamatayan ng joke. Ala. Wait, nawala. Maria Kahanding. Nawala. Hindi ko na makita. Wait lang. Ulitin mo na lang, Maria, yung iyong ano. Hi po kay Terry Redon. Halimbawa, ayan, si Terry Redon. Yan yung dating ano, dating commissioner sa Urban Poor. Hindi kami magkasundo, Del. 50% aligned lang ang politika namin. Kasi medyo kaliwa yan. Hindi naman ako kaliwa. Ano ako eh? Center-center. Diba? May mga post niya na napapa-eye roll ako. Pero hindi kami nag-aaway. Ganun lang talaga buhay. Hindi natin kailangan magkasundo lahat. 'Di ba? So, chill lang kayo. Hindi ko mo hindi kayo kasundo ng isang tao ay magkaaway na kayo. Ganun lang naman. Love you Papa Terry. Okay, tuloy natin. Next. Watching here in Dubai. Okay, manood ka lang diyan. Ignore mo lang ano ba? Annabelle Susser, ignore mo lang shower. Dapat iiba ang bilis mag-ano ng comments. Ba't ang bilis? Wait. Dapat iba ang policy sa Pinas, 12 years old, okay nang mag-asawa, consent ba? Ang gulo naman nung ano mo, girl. Magkape ka muna, girl, at nang ma-arrange mo yung thoughts mo. Next. Sabi ni Vic Ligutan Martin, artists are humans too. They need to be careful on what they post or say. Ganito lang naman, guys. May freedom of speech tayo. Yung mga artista, they can say whatever they want. Ganun talaga. Well, not whatever they want. Subject to libel, mga ganun mga eksena. Yung mga libel laws, inciting to sedition, inciting to rebellion, inciting to terrorism, yung anti sa unlawful utterances, yung mga ganon, unlawful publications, may mga with fine print. Pero in general, we can always exercise our right to free speech. But, we should always be ready for the consequences because we cannot have our cake and eat it too. Diba? Kung gusto mong umaman sa pag-aartista halimbawa, sa pag-entertain ng tao, tapos gusto mo ring mag-aktivista, mahihirapan ka doon. Kasi napapansin nyo guys, magka 5 years na ako sa Thinking Pinoy, pero hindi naman ganang karamihan ang aking corporate sponsors. Dahil nga, umiiwas sila sa mga political. Kasi touchy na topic yun eh. And I do understand, and I don't take it against them na wala akong alam yung mga walang umiikot-ikot na commercial dyan, walang masyadong product endorsement. Naiintindihan ko yun. Kasi nga, political blogger ako. I know, and alam ko yung pinasok ko. Ngayon, kung artista ka, na generally a very likable, hindi polarizing, halimbawa, nung pa-sweet-sweet pa si Kim Chu, ay madaling makakuha ng endorsement yan. O may billboard ka pa sa EDSA. Pero pag nagpaka-political ka at nag-start ka na mag-polarize ng audience mo, magkakaproblema ka talaga. So ngayon, pili ka. Hindi po pwede yung entitled ka na sa free speech, entitled ka pa sa pera ng mga followers mo. Hindi ganon. Itama ang expectations. Kumbaga guys, iayon ang arte sa ganda at talino. Okay? Iayon ang arte sa ganda at talino. Ganaan. Okay.